Dito po tayo sa HMR Trading House. Tara, samahan niyo ako, guys. Ayun, guys. Dito tayo ngayon sa Pampanga Branch. Dao, Mabalacat area. Dito to sa may ano, sa may Pampanga po. Ito yung trading house nila ng HMR. So, alam ko, maraming branch itong HMR. Isa rin sa pinupuntahan ko to dahil nga din sa talagang pinapasalan ko at pinupuntahan ng mga surplusan. At isa rin to sa may merong mga murang mga binibenta ng mga kagamitan, furnitures, tools, bag, etc. Marami pamimilian, mga iba't iba. Ang outdoor na gamit, ganon, mga sports, iba-iba, kitchenwares. At mapapansin mo dito sa lugar na to, halos lahat ang mga presyo discounted, may mga sale din sila. At saka almost makakamura ka dito compare naman doon sa mga ibang mga tindahan. At dito halo-halo na. Kaya minsan kahit na halimbawa napunta ka dito, sigurado magbaon-baon na rin ang budget. Kasi hindi mo rin mapapansin minsan pag nakakita ka, nako, type ko to, ganon. Hindi rin mawawala sa ating mga Pinoy talaga pag yung on the spot na yun pala, kailangan mo yung bagay na yun, dito mo minsan mapapansin at makikita. Kaya yun, guys. Eto na naman tayo sa mga ano natin, pasyalan. Eto, daming ano dyan, oh, napapansin nyo yan, mga blender. Okay, talagang dinayo ko to dito ngayon. So today's February 21, 2020. Time to time naman po mag-update po ako kung saan ako makakapunta at iikutin ko lahat ng mga surplusan, US surplus, yung mga Japan surplus, Korean surplus, at saka yung mga ukay-ukay din. From now, ito muna ang pasyalan natin ngayon. Samahan niyo ako sa lugar na to sa Pampanga area na HMR. And I know napakarami naman talagang branch ang HMR. Alam ko may mga iba sa inyo nanonood, nakapunta na rin at nakakita nyo rin naman yung mga prices nito. Talagang totoo naman, dati hindi ako naniniwala, na akala ko mahal ang mga tindahan nila dito. Yun pala, mura rin, may mga sale din sila talaga. So kapag nag sale sila, iba talaga yung prices compare naman dun sa mga ibang mga stores, na yung price ng mga paninda nila is ganun pa rin kahit na nag-sale. So konti lang ang diferensya, ganun. Pero dito almost may makakadiskwento ka talaga. At ayan po, ito napansin ko, yan mga junior pop-up goal yan. Pero ng mga bata, pwede mo bitbitin, dala ka na ng bola sa mga playground na yan. Matututo sila soccer or football. Itong bagay na ito, pinapakita ko rin kasi nakabili na rin ako nito. Ayan, yung mga, may mga tunnel, mga ganun, papasokan na, laruan ng mga bata to. Sigurado mag-enjoy sila dyan. Ayan. Ayan ang presyo niya, 2,000 plus. Ayun. 7 pieces, jungle gym, playhouse po yun. Saka ito, yan, kita nyo, talagang magaan lang siya, talagang ano, sineset na lang po yun. Eto ngayon sa ano na yun, sa part ng mga pang outdoor, lalo na ngayon para palapit na po ang summer, siguro itong pinaka the best way, magandang gumamit ng mga ganitong ano, equipment.
kayak. Ang gaganda ng mga kayak nila dito at saka napakalaki. Grabe to, laki oh. Ayan no, piruin mo yung upuan niya oh. Wow. Malambot siya, saka sarap upuan. Mga pang big time na, upuan pa lang, big time na dating. Kaya pala ganyan ang mga presyohan nito. Ayun po guys, ayan o. Huwag kayong mag-atubli. Panoorin nyo lang itong mga ano natin, pinapakita. At marami pang mga ibang iba't ibang lugar tayong pupuntahan ng mga ganito. Parang tinatawag na ring surplusan, mga sales, nga ganyan, mga bigayan. Magaganda rin mga ano dito eh. Kasi ang price talaga is talagang mag-less. Yung percentage nila mabababa compare sa original prices po. Ayan. Nakikita nyo naman ang prices. Affordable naman din. Siyempre, pag mga niyang ganyang gamit talaga. For life. Basta ingatan lang. Hindi naman nasisira yan. Like, depende na lang po sa paggamit nyo ng mga ano. Ganyan. Ito may rubber boat dito. Ito rubber boat na to, pwede mo rin pang outdoor. Pag may sasakyan ka, tupiin mo lang. Ito package na, kasama na yung makina niya. The LEC po yan. At yan, may mga fishing rod, may paddle. Ayan, kompletong set. Ayan, almost 33,000. Okay. Pang fishing yan. Sino mahiling mag fishing sa inyo? Ayan, pang dalawahan lang ata. Saka itong ano, gasolina ang gamit dito, malamang. Ayan yung LEC niya. Mga ganitong klaseng ano, type ng makina, maano to, mabilis, malakas makahatak, yung LEC ganyan. Pero kailangan patag yung dagat, hindi siya yung maalon. Kasi siyempre yung mga ganyang rubber boat, magagaan. Baka sa sobrang tulin eh, bumaliktad. Yan ang pinagkaibahan sa mga parang yung hugis falowa na mga boats, magano, may kabigatan. Ito magaan kasi. So bagay siya kapag yung medyo patag. Ayan. Mga wakeboard. Ayan, makita nyo yung presyo. 16,000. Kayak. Meron ka ng kayak sa halagang 16,000. Ang gaganda, iba't ibang kulay. Ayan, mga surfboard pa rin sila dito. Dati, nung unang punta ko rito, dito ko nakita ang pinakamalaking surfboard sa talambuhay ko. Kung makita nyo kulay dilaw na yan, siguro gawin yung ano yan, apat. Pagtabi-tabihin, ganun siya sa sobrang lapad nung ano, surfboard na yon. Kaya di ko makalimutan talaga dito, wala na rito. Yung presyo nun talagang may mataa, may ano, may price din talaga sa sobrang laki. So ngayon bumalik ako dito, wala na, umaga na benta. So ibig sabihin, wow, big time nakabili nun. Hindi ko na rin i-mention yung price, pero talagang grabe. Pero talagang hinanap din talaga ng mga tao. Ginamit sigurong parang collector's item, pero grabe, ginagamit yan sa mga outdoor, lalo na siguro sa mga beach or sa rivers, mga ganon. Yan, helmet yan. Itong helmet na yan, ito, ginagamit yan sa ano, catcher, yung mga catcher sa baseball. Nako, di kasya sa ulo ko, malaki ulo natin eh. Ito yung mga gamit, mga stainless carrier, kitchen, ano to eh, yung trolleys, mga ganon. Yan, minsan malaking bagay ito, nagagamit, pwede maging patungan. Kasi yung gulong nito, may stopper. So yung price, kung nakita niyo yung price niya kanina, okay lang din. At andito naman tayo sa mga ano, kabilang side naman. O yun o, yan, nakikita niyo na yan. So, mahilig yung mga vlogger, yan. O yan, mga katulad nating ano. Yan, may mga pailaw-pailaw na ano, para magmukhang maganda yung ano, yung kutis mo. Ayan, pag nailawan talaga, kutis mayaman na. Ayan, 220, okay. Kasi karamihan, nakala ko kasi
ang mga almost galing, kasi almost ng mga gamit dito from US, 120 mga ganon, di ba? Pero na yung mga iba dito nakikita ko, una kong tinitingnan dito lalo sa mga appliances nila, tinatanong ko rin kung 120 or 220. Pero so far naman, karamihan naman sa nakikita ko, kasi para malaman ko is kung ano yung capacity ng voltahe niya. Tinitingnan ko rin, almost naman lahat naman to, 220. So, the same na rin talaga ang ano nila, ang mga gamit dito. So, yun, ito. Ito pa, yan. Ito, yan. Colored string lights. Medyo classic talaga ang dating nito, ang ilaw na to. Pero LED po siya na may solar. Nagpapatakbo lang dyan, solar. So, ibig sabihin, tipid to. Napakaliit ng solar niya. Ito, yan, oh. Pero yung lahat na yan, napapailaw niya yan. So, hindi ko lang alam kung ilang hours ang capacity dun sa solar niya. Ayan, 600 pesos lang. Almost. At eto naman, dito tayo sa side, kabilang side. Eto, makita niyo yung mga, ano, shock. Springs sa mga sasakyan. Malamang, medyo may kalakihan itong mga gamit na to. Price yan, 3,000, ha, isang piraso na spring. Eto, 4,000. Okay guys, bahala na kayo, tingnan nyo kung saan ang klaseng sasakyan, kasi hindi ko rin alam kung anong sasakyan talaga ang pinagamitan yan, pero meron din talaga sila rito, hindi ko lang natanong na. Kaya ang ginagawa ko lang dito sa mga ano, overview lang tayo. Hapyaw-hapyaw lang muna, guys. At siyempre, minsan magtatanong na rin tayo kung, lalo na dun sa may mga question sa inyo, kung ano mga comments. Mag-message lang kayo para maging ano rin tayo. Aware din ako kung ano yung mga request nyo. Matanong din natin sa mga managers or yung mga tao mismo nag-a-assist kung ano mga kailangan at paano pumunta sa lugar na to. Comment lang po kayo. At yun lang yung purpose po ng ano natin, ng vlog, para at least updated po kayo, lalo na yung sa mga malalapit sa mga ganitong klaseng ano, HMR. So ayun po, ito yung ano natin, pasyalan. Itong pasyalan ko, pasyalan natin, at sinamahan nyo ko, tiningnan natin ang mga items na binibenta nila. Kasi halos lahat naman, tulad din ito ng mga pinupuntahan ko na mga surplusan, Korean surplus, US surplus, at saka Japan surplus. Lalo na yung bigayan, yan kasi yung bigayan ay medyo sikat ngayon yan eh. Dito po yan sa Pampanga, San Fernando po yan ang location. So ito, kita nyo may mga pang ano, ring lights. Mostly yan mga ginagamit ko ng mga vloggers. Nakakaganda ng kutis, mukha. Ayan po. Ayan, marami po dito ang ganyan. Medyo okay din ang presyo compare naman sa mga original prices po nila, na medyo mataas ang presyo, lalo na yung mga ganyan, may mga tatak na ganon. Ito, furnitures nila okay din ang presyo, saka mga sofa magaganda. Ayun, medyo patapos na tayo. Malapit nang naikot na natin yung buong loob. At hanggang dito lang muna. Tingnan natin yung mga ano nila, mga gamit. Ito, mga laruan. Maganda ng mga laruan nila, natutuwa ako. Kasi tumitingin talaga ako ng laruan, dahil isa rin sa hinahanap ko to, yung mga toys. Ayan, mga LED lights. Magaganda rin yan. Pwede rin gamitin yan sa mga loob ng bahay. Lagi mo sa kwarto.
maiba naman ang ilaw mo. At ito, napansin ko rin dun sa bandang gilid, mayroong telescope. At syempre, yung may stand, nagaya ng mga cameras, ayan. Ayan, yung makikita nyo to, yan. Crow LED. Ayan, mga ring light. Mostly na ginagamit ng mga vloggers. Dito, ayan, may nakita rin akong mga, 9-7. Wow, good price. Malawang, malaki. Siguro may kaanuhan din yan, malakas yung tunog. Kasi may kalakihan naman ng konti. Halos yung napansin ko dito, ginagamit ito sa mga videoke. Yan, yung mga mahilig mag-videoke. Andito rin pala yung mga ganyang klaseng speakers. So yun, kung nag-enjoy po tayo, magkalimutan mag-subscribe sa ating channel. And more updates and coming videos po sa ating channel po. Abang-abang na lang po, guys!